Hello, welcome back to my channel. Alright, konting business and stock news po muna tayo ngayon na pag-uusapan natin si MPI, Metro Pacific Investment. Na, yung tender offer, ano ba nangyari Kuya John sa tender na yan? Start na po siya today na po, no? Pero backtalk po muna tayo ng isang araw kasi nga po, inapprove na po ng shareholders, no? Ang pagde-delist o pag-go private ni MPI, 77% ang vote, more than the required 2/3. 2/3 is 67%. 77% po ang nag-vote in favor na maging private na po. Pero sa akin pong pananaw, parang lutong Macau po ito. Parang lutong Macau. Kasi po, ewan ko po kung tama ang analysis ko, ang thesis ko guys. Pakicorrect niyo po ako kung mali. Kung mali ang nangyari dito. Pero ang aking tingin po dito, sino po ba ang may idea na i-private na po si MPI? Hindi po ba yung mga majority shareholders? Yung mga tycoons? Yung mga sila MVP? Sila GT Cap? Di ba sila ang may idea niyan? And then, sila din yung malaking boto. Eh, syempre, kayo ang may idea, kayo din ang bumoto, eh, natural, alangan naman na isalungat ninyo ang sarili ninyong idea. Kaya talaga, ma-approve po ito. At ang mga minority shareholders, tayo mga retail investors at mga maliliit na fund managers, wala na po magagawa ang boto po natin dito. Kahit magbotohan na magbotohan, eh, anong magagawa ng boto mo? Ang laki-laki ng shares po ng mga tycoons po na nakaisip po na i-delist na po ito. Correct me if I'm wrong kung mali po ang aking pananaw po dito. No? Okay, punta na po tayo sa news today. Ang sabi daw po, today na po ang start. August 9 ang tender offer na worth 55 billion. August 9, today po, Wednesday. Sa hindi po familiar, part po ng business MPIIC, may 47 or 48% silang stake sa Meralco. And yung stake po nila sa Meralco, guys, na 47-48% is more than the market cap of the whole MPI. Ibig pong sabihin, pag nabili po nila ito dito sa tender offer na po na ito, libre na po yung water business. Libre na po yung hospital business. Libre na po yung NLEX and so on and so forth. Kaya nga po ito pinupush na po ng majority shareholder kasi sinasamantala po nila na napakababa ng valuation ng MPI at talagang kikita po sila dito pag na-private po nila ito kasi syempre they can buy yung asset ni MPI at such a huge discount. Okay, sa hindi po kasi familiar, ang nangyari po kasi dito, no, ng previous administration po kasi, ayaw pong i-honor ng previous administration ang contract sa pagtataas ng singil sa tubig, ng business ng tubig ng MPI. So, syempre, na-spook out ang lahat ng investor. Binitawan po nila to. Kaya po pumagsak ang value po talaga ng MPI. Pero everyone knows na sobrang undervalued po ni MPI. Ay, pero yan po talaga ang nangyari. Ganun po ang ating previous administration na hindi po sila naniniwala sa contract. Unfortunately, no, naniniwala po sila sa word na PI. So PI po ang sagot nila sa lahat ng bagay. At ito po ang nangyari sa atin. Bagsak si MPI. Pero sabi naman ni MPI, 5.20 per share na raw po ito. 37% higher than the average price last year. Sino ba ang nagpo-propose po nito? Si billionaire Anthony Salim, si GT Capital, si Mitsui, at si Manny Pangilinan din po, no? Okay, ayan, no? And they are pleased daw po to inform the shareholders na magbibigin na ang tender offer. At ang sabi po dito, favorable daw kasi ang feedback from the market. Oy, parang hindi po ako nag-agree po dito. Ang dami-dami po nagsasabi na analyst na lugin-lugi. So much so po na yung mga fund managers po talaga ay nagre-reklamo sa tender offer po na to na sobrang binarat po talaga. At pati po yung mga brokers, ito rin ang sinasabi, binarat daw po talaga. Pag sinabi po ba favorable, kanino po favorable? Baka po favorable doon sa mga majority shareholder. Nabibilhin tayong minority, pero tayong minority, I don't think na favorable po sa atin ito. In my own opinion lang po, MPI is easy, 8 pesos per share.
pwede mo pang i-argue na 10 pesos per share or more. Pwede mo pang i-argue na yan. And they will buy it at such a huge discount, 5 pesos per share. Kaya hindi po na tayo magtataka na pinupush po talaga nila maging private po nito. Kasi sinasamantala po talaga na mababa ang share price po ng MPI sa ngayon. And sino po ang natatake advantage? Tayo po minority shareholder. Pinag-uusapan po kasi average price noong 2022, noong last year. Eh guys, last year lang ba tayo bumili ng shares po nito? Marami pong retail investors ang matagal na pong hawak ang MPI and they bought it at such a higher price than the tender offer po na ito. Ewan ko po, para po sa akin parang parang may kailangan po mangyari na pagbabago sa batas or how PSE handles these things kasi parang masyado na po nate-take advantage ang mga retail investor. Kasi po guys, sa Pilipinas po, baliktad po sa US. Sa US po, ang public float napakataas. 90%, 95% or minsan, ay grabe po, wala po. Talaga ang taas-taas po ng public float sa US. Sa Pilipinas po, kabaliktaran. Usually po, 70% ng isang company pag-aari po ng isang family. Kaya po pag nagdesisyon na po yung isang family na yan, wala na po magagawa ang iba minority shareholder. Kaya nga po ito po puro problema po ang ating mga kababayan na maliliit na investor, mga nagkaipit-ipit po dito at na-take advantage po talaga. At pero hindi naman po kasing sama na nangyari po sa Holcim, na sa Holcim po ay wala po no na suspend ang trading ng Holcim at hindi po natin alam ano na po mangyayari sa mga shareholders mo noon, sa mga retail shareholders, kasi no behind the scenes bigla na lang binili at bumagsak. But at least ito nilagyan nila ng konting proseso. Pero then again, mas malaki po kasi si MPI kaysa kay Holcim. Pero pa, sa akin lang po pananaw, kailangan na po talaga may pagbabago po dito sa mga rules and regulation kasi po ito po eh na-take advantage po ang mga retail investor sa ganitong mga panahon. Kawawa naman po tayo, no? Alright. Paki-comment lang po sa haba kung nag-a-agree po kayo. Anong pananaw nyo po dito sa mga nangyayari doon? Puro private. Kasi po, ang mumura po ng lahat ng stock. Kaya po talaga, kahit po, ako po yung ano eh, ako po yung conglomerate, ako po yung tycoon. Talagang bibiling ko talaga at bahala kayo. Masagasaan na kayo, bahala kayo, malugi kayo. Bibiling ko yung buong company. Gano, kung may pera lang po ako, bibiling ko po talaga yan. Kasi po, tutubo po talaga, no? Alright. Hanggang dito na lang po. Good evening po. God bless. Bye-bye.